So what is up sa inyong lahat mga bro, welcome back to another video na naman na kung saan natin pangangigit na kilalanin itong buhay ng isa sa mga iniidolo nating lahat na si Earl Scottie Carrion Thompson o kilala sa pinaigling pangalan na Scottie Thompson. Tarang at pag-usapan natin yan, pero bago nga lahat ay huwag kalimutan mag-like, comment, share and subscribe. So sino nga ba itong si Earl Scottie Carrion Thompson na kilala bilang Scottie Thompson sa PBA na kung saan tanyag nga bilang isang masipag na basketball player at isa rin sa mga kilalang most rebounding guard ngayon sa kasaysayan ng Professional Basketball League dito sa Pilipinas. Isa rin si Scottie Thompson sa mga basketball player ngayon sa PBA na talaga namang masasabi nating angat na sa kanyang pamumuhay na dulot ng kanyang pagiging hardworking attitude hindi lang sa basketball kundi pati na rin sa pagiging business-minded sa edad na 26. Pero paano nga ba niya naabot lahat ng yan? At kung saan ito nagsimula sa pagkuha ng kanyang mga pangarap? So si Scottie Thompson nga mga bro ay ipinanganak noong July 12, 1993 sa Padada, Davao del Sur. Ipinangalan sa kanyang Scottie Thompson ng kanyang ama na nakuha naman sa paboritong player nito sa NBA sa Chicago Bulls at yun nga ay si Scottie Pippen. At ang apelyidong Thompson naman ay nakuha niya sa kanyang great-grandfather na US Army na si William Thompson na isang Black American na napadpad sa Pilipinas. Bata pa lang ay nahilig na ito sa paglalaro ng basketball dahil na rin sa impluensya ng kanyang ama na dati rin naglalaro sa kung saan saang commercial league sa Davao. Nag-umpisang maglaro itong si Scottie Thompson noong ito'y elementary pa lang at noong pagtungtong nito ng senior high na kung saan naging varsity rin ito ay doon nga nag-umpisang maglaro o ma-expose ito sa palarong pambansa upang i-represent ang Davao Region o ang Region 11. At nang makagraduate nga ito ng high school matapos ma-expose sa palarong pambansa, ay wala ngang top collegiate school universities ang gustong magbigay ng scholarship sa kanya maliban dito sa University of Perpetual Health. During his rookie season nga sa Altas, ay agad na naging six man ito ng team na nag-average ng 7 points, 4 rebounds at 2 assists per game sa loob ng 18 minutes na playing time nito. Ngunit huling taon nito bilang Altas noong 2014 to 2015 ay naging malaking achievements ito lalo na sa kanyang resume nang makuha nito ang NCAA Most Valuable Player sa napakagandang statistical points nito na 27 points per game at 10 rebounds per game. Dinala nga ni Scottie Thompson ng Altas hanggang Final Four noon, ngunit nabigo nga silang makuha ang pinakasamasam ng Altas na kampyonato. Bukod nga sa pagiging most valuable player bilang Altas, ay nakuha niya rin ang mga titulong NCAA Most Improved Player at 3 times NCAA Mythical Team. At pagtungtong nga ng amateur career nito taon ng 2015, ay naglaro ito sa team ng Happy Fresh Fighters sa PBA D-League na kung saan nakasama niya nga sa team na yon ay itong kanyang mga fellow college standouts na sila Troy Rosario, Basera Mer, Garbo Lanete, Chris Newsom, Art De La Cruz at itong si Bobby Ray Parks Jr. Doon nga ay nakuha nila ang kampyonato bilang PBA D-League Champion 2015 Aspirants. Taon din na yon ay nakasama rin ito sa 12-man Sinag Pilipinas lineup na nag-compete sa Southeast Asian Game at Siaba Championship na ginanap sa Singapore na kung saan parehong matagumpay ngang nakuha ng ating national team ang magkasunod na gold medals sa parehong torneo. Taon pa rin ng 2015 ang tumungtong ito sa kanyang professional basketball career nang kuhanin ito ng crowd favorite team na Barangay Ginebra bilang 5th overall pick sa 2015 PBA Rookie Draft. Sa unang tatlong laro nga nito sa Barangay Ginebra as a rookie noong conference na yon sa Governor's Cup, ay agad na napansin ang kanyang ginagawang performance ni Coach Tim Cone na kung saan sa maikling binibigay nga na playing time sa kanya noon, ay halos palaging kumpleto nga ang kanyang statistical points record with points, rebounds, assists at steals every game nito. At during his rookie season niya na yon ay agad din na nakuha niya ang unang championship title with the historic buzzer beater 3-point shot ni Justin Brownlee against Meralco Bolts import Allen Durham. Sumunod na taon, 2017, during his sophomore career, ay nakuha na naman nila ang titulo na yon bilang back-to-back champion para sa Governor's Cup na kung saan nag-average nga itong si Scottie Thompson ng 9 points per game, 8 rebounds per game, 4 assists per game at 1 steal per game.
at pagtungtong naman ng taong 2018 sa Conference na Commissioner's Cup. Dito na nga bumulusok ang kanyang basketball career as a pro nang makuha nito ang ikatlo niyang championship title, kasama pa itong pagiging PBA Mythical Second Team, PBA Most Improved Player at PBA Finals MVP sa average na 9 points per game, 9 rebounds per game, 6 assists per game at almost 2 steals per game. Hanggang sa ngayon nga ay patuloy pa rin na magandang ipinapakita nito sa Barangay Ginebra, na patuloy pa rin ina-admire ng most winningest coach sa PBA na si Coach Tim Cohn. Ngunit bukod nga sa pagiging successful professional basketball player sa ngayon, ay may tuturing din itong isa sa matagumpay na businessman na kung saan nagmamayari nga ito ng sports hair shop, fitness gyms, at itong kaka-establish lang na ipinangalan sa kanyang tea brand na Scotty. Kilala rin ito bilang endorser ng malalaking company brand tulad ng Nike, Tag Heuer, Power Max Center, Gatorade at marami pang ang iba. Bukod nga sa lahat ng yan, ay isa rin itong presidente sa isang network marketing company na Upper Class kasama si Aljon Mariano na nasa pioneering stage ngayon. At kung gusto nyo nga mga bro na maging part nito, ay maaari ko kayong tulungang i-endorse kay Scotty Thompson or kay Aljon Mariano sa pamamagitan ng pagme-message sa ating Facebook page na Sports TV Philippines upang maging part nito. At dahil nga sa lahat ng mga tinatamasa ngayon sa buhay nitong si Earl Scotty Carrion Thompson, ay maituturing nga talaga natin ito bilang isang idol at champion pagdating sa larangan ng basketball at personal na buhay. Comment your opinion, mga bro. This is Sports TV.